O, sakto naman. May kinalaman dyan yung topic natin today. Pamilya pa rin syempre, pero ito ay tungkol sa magandang relasyon ng magulang at ang kanyang anak. Unending love and sacrifices naman tayo, partner. Oh, diba? Malapit na nga ang Mother's Day. Ano? O, doon sa mga nanonood namin. Ito pong tanong namin sa inyo. Gaano nyo kamahal ang inyong mga anak? O ang magulang ninyo? At anong kaya ninyong isakripisyo para lamang sa kanila? Yeah. Mag-comment na po sa ating post, no? Diyan sa ating chat sa Facebook at sa YouTube gamit ang hashtag na Pamilya Ko, Buhay Ko. Ganda lang hashtag natin. At para i-share sa atin ang kanilang kwentong pampamilya at kwentong mommy, makakasama natin via Zoom ang Mrs. ni Katonying, Anthony Taberna, na si ROSSEL. Hi, Sel! Hi, Sel! Hello, Apo and Paku, and hello po sa lahat ng mga nanonood. Ayan, sa aming mga idol, Kuya Julius and Ate Tintin. Kayong idol namin sa sobrang lakas ng inyong determinasyon, no, sa pagmamahalan ng inyong pamilya, sa pagtutulungan ng bawat miyembro ng pamilya. Believe kami sa inyo. Oo, at yung paano kayong kumakapit, yung faith eh. But before anything else, ROSSEL, ngayon ay Thursday, gusto lang kita batiin ng Happy Mother's Day, fellow momshi, Happy Mother's Day sa'yo. Happy Mother's Day, ate. Ate na yung forever idol, Happy Mother's Day. And sa lahat po ng mga mommies na nanonood ngayon, Happy Mother's Day po. Ayun. O, meron na ba kayong plano? How will you celebrate Mother's Day, Sel? Honestly, ate, alam naman na po ng marami that we are here in Singapore for Zoey's treatment. Pero kami po ni Anthony, uuwi kami, kaming dalawa lang, sobrang bilis lang, para lang po bumoto. So, on Mother's Day po, nandyan kaming dalawa sa Pilipinas in preparation for voting the next day. So, siguro po ang magiging Mother's Day celebration namin is we will visit one of Katonying's and dun kami magse-celebrate ng Mother's Day with my mom, si Mamita, and also si Nanay. Mom naman po ni Anthony, may mother-in-law. Wala muna, via Zoom muna yung mga bata. Babawi na lang kami sa kanila. O, mamaya, sabihin natin kung paano sila makakapunta sa mga branches ng Katonying para doon sila mag-celebrate. Baka may promo. Yes, we have for Mother's Day. We will be giving away free pastries para sa mga moms. Gusto po sana naming dalawin dahil matagal na rin po kami dito. Almost 4 months na. Matagal na kami hindi nakakapunta ng Tagaytay. Kaya po magse-celebrate kami breakfast ng Mother's Day sa Katonying Tagaytay po. Ayan. Just along Cavite, Tagaytay Road. Diyan lang po. Malapit lang po talaga sa sa area po. So, para doon sa mga hindi nakakaalam, ROSSEL, siguro paliwanag natin, no? Bakit kayo nandiyan sa Singapore for 4 months na? Bakit? Yes, Kuya Julius, Ate Tintin. So, 2019, si Zoey namin, our eldest daughter, she was diagnosed with leukemia in the Philippines. So, I think after a year, dun pa lang naging open si Zoey to let everybody know or let the public know about what she is going through. And we respected that. Nung siya yung nag-post na meron siyang sakit, after a year pa yon, 2020 na yon, doon pa lang talaga namin nasabi in public na merong karamdaman si Zoey. So, all the while, we thought she's okay, she's having chemotherapy. Sa Pilipinas po yon, nagpapagamot siya. Nakikita naman namin, sumisigla na siya and all. And then, nung December lang of 2021, yun, medyo very painful for all of us kasi nagkaroon ng relapse po yung kanyang leukemia. And yung pagkakaroon ng relapse niya, it morphed into a more, sabihin na nating dangerous one. And second case pa lang po siya, as far as we know, doon po sa ospital kung saan kami nakakonfine that time. And sobrang nag-worry po talaga kami dahil wala pang nung time na yon, wala pang natitreat doon po sa ospital na yon noong same na nangyari kay Zoey. So we really had to take our chance na maghanap po talaga lahat ng magulang gagawin lahat para sa anak niya kung saan po yung better option for us na magkakaroon ng fighting chance si Zoey. And
si God na po ang gumawa ng way, paved the way for us na makilala po yung doktor niya ngayon, si Dr. Lee, Dr. Anselm Lee, dito po sa Singapore, and dito po kami nagpapagamot. So, mahabang proseso na po, hindi pa po kami tapos, mahaba pa po yung phase ng pagpapagamot ni Zoey, but from critical meaning po 98% of leukemia cells nung December na na-detect was all over Zoey's blood na po, and critical talaga siya nung dinala namin dito sa Singapore. So, right now naman po, ano na siya, mas stable, still undergoing po yung treatment niya. And hopefully po, fully malalaman namin kung ano talaga yung condition niya overall by June pa po. So we are, ano po, we keep on praying. Meron po kaming devotional prayer with the entire family every 9 p.m. Online po yan. Lahat po ng mga pamilya namin nasa iba't ibang bansa, Pilipinas, Amerika. Simula po nung December, nagpapanata po kami for Zoey. And marami rin po ang mga prayer warriors ni Zoey, including po kayo. Alam po namin yun. Maraming salamat. So we are, ano lang po, fighting for Zoey. She's fighting for herself also. Kaya po, nandito po kami sa Singapore. Kasama kami, Sel, Tuning, sa mga ano prayer warriors nyo. Alam mo yan, di ba? Yes, ate. Thank you so much. Miss na namin kayo at ang bahay natin. Namin po, our neighbor. So, very homesick na rin po kami and yung mga bata. Pero, ano po talaga, this is a family battle. Magkasama po kaming apat lang po dito. So talaga pong pinagpe-pray namin na maging successful na po everything, maging smooth sailing na, and makauwi na po kami dahil miss na po namin kayong lahat. Mm-mm. Alam mo, na-mention mo rin yung battle, no? Believe na believe kami kay Zoey because she is fighting this battle every single day, and for her age, saan niya hinuhugot tong lakas na ito? Paano niya siya pinapalakas yung loob niya? Yes, ate, sobrang kami, grateful kami dahil si Zoey kasi ever since, hindi siya madaingin. Masyado siyang matiisin na talagang kung hanggat kaya niyang tiisin, hindi siya nagko-complain, hindi siya nagre-reklamo. Sasabihin niya lang sa amin, pagpe-pray niya kung may masakit sa katawan niya, sobrang strong niya. But siguro po sa amin naman na parents, hindi kami nagkulang talaga ng pagbubusog sa kanya ng paalala, kung kanino ba talaga tayo kakapit. Life is just very temporary, and talagang nasa Ama po, nasa Diyos, kung ano po yung faith na ibibigay niya sa atin. And malaking tulong po yun. Malaking tulong po na very strong po yung faith ng bata. Kaya po nakaka-survive po kami daily. Sabi niyo nga po, every day is a battle for us. At marami na rin po kaming small and big miracles na nararanasan habang nandito po kami sa Singapore for Zoey. Praise God, ano? Praise God. Oh, Sel, praise, alam ko napakahirap nito para kay Zoey. Pero para sa inyong mga magulang, how would you describe it? Itong napakabigat na journey na inyong pinagdaraanan bilang mag-asawa at bilang isang pamilya. Nako, baka naman maiyak pa. So, okay lang, super Sel. Emotional. Pero ate, siguro kuya, nung pumunta kasi kami dito, sobrang hirap, may surge. Ang hirap talaga ng panahon. Siguro na lang po, pagka nagtitingin ako sa gallery, kasi mahilig talaga ako mag-document lang para lang I know the dates and all. Pag tinitignan ko yung gallery, nung phone gallery ko po, tapos nakita ko lahat na nalagpasan namin, talagang automatic lumuluha lang ako kasi hindi namin alam kung paano namin nalagpasan yung mga ganong pagkakataon. Mala MMK po talaga yung buhay namin dito. Like, ilang beses na kaming sinusundo ng ambulance for emergencies. Ang daming beses na pong nalagay sa bingit ng kamatayan si Zoey, na nandito kaming apat lang. So, gusto ko pong sabihin na unbearable, pero nakaya namin eh. So, extraordinary po talaga. Extraordinary. Pero with God's help and with the support of our family, sobrang kinakaya po namin. So, yun po. Hindi ko minsan pagbalik namin, pag nakapagkwentuhan po tayo ng mas mahaba. Kasi right now, we are still in the battle. Yeah. And I'm looking forward naman po talaga na after all of this, na malakas na po si Zoey, uuwi po kami and pag ikukwento po namin sa inyo kung paano po kami
naging very successful sa battle po namin. But for now, we just want to request everyone po talaga na to continue praying for Zoey and for our family habang nandito pa po kami sa laban po namin for Zoey. Anong paliwanag, Sel, ng mga doctors? Paano nakukuha ng mga batang katulad ni Zoey yung ganitong sakit? Dalawa lang siya, Kuya Julius, eh. Dalawa lang yung causes. One is genetics and one is pesticides. Exposure to pesticides. And definitely, hindi naman exposes always sa pesticides, so genetics. But I just want to, correct. Because nagkaroon kami ng ganitong phase na parang syempre bilang magulang. Kasi sa family nila, Anthony, nagkaroon ng parang may mga history na may mga blood related problems. And he feels na parang it came from their genes, kumbaga, sa side niya. It's not like that. Pinaliwanag po sa amin siya ng doktor. Hindi po ito hereditary, hindi po siya namamana. It's just that minsan po talaga yung genes nating mga tao, ng mga bata, nagbabago lang siya for no reason. For no reason. It doesn't mean po na lahi kayo or possibly magkakaroon po ng ganito po in the future. Maybe kay wag naman sana sa pamilya po namin, sa mga anak pa namin, sa susunod na generation. Hindi po siya ganun. Pinaliwanag sa aming mabuti ng mga doktor. And we understand. Siguro po, ito po talaga yung kapalaran na nakaguhit talaga for Zoey. And siguro binibigay din po ito sa mga tao na strong, na kaya pong i-bear yung ganito pong klase ng mga challenges. And kami po, very strong po yung pananampalataya namin. Nagagaling po si Zoey. Wala pang ganitong treatment sa Pilipinas sa ngayon? Wala pa po. As dun po sa hospital where we are, wala pa po silang natitreat na same. Kasi po yung kay Zoey is extraordinary po eh. From one kind of leukemia, shifted to another kind. It morphed into another kind. Which is very unusual. Pangalawa pa lang pong nangyayari. Doon sa St. Luke's, where kung saan po nandoon si Zoey. And the first one also na nangyari po yon, dito rin po sa Singapore nagpagamot. Kaya rin po, malakas din po yung namin, fighting chance namin na dito po fully gagaling si Zoey, dahil nandito po talaga yung medical technology na advanced na can cater the kind of sickness na meron po si Zoey. Hindi naman po sa dinidisregard what we have in the Philippines. Sobrang grateful po kami until now. Very updated po yung mga doktor ni Zoey kung anong nangyayari sa amin dito. Pero sila din po, very supportive po sila na mag-seek po kami ng other opinion sa ibang bansa. Nagkaroon pa po kami ng Zoom meeting noon with dun sa doctors po namin sa St. Luke's and dito po sa Singapore. Napaka-supportive po nila and happy din po sila sa progress din po na nangyayari kay Zoey ngayon. Siyempre tayo mga magulang, di ba partner, ayaw natin pakita sa mga anak natin na minsan may mga times talaga nalulungkot tayo, na mga problema tayo. How do you manage to do that kung kasama niyo si Zoey para hindi niya rin maramdaman na sobrang napakabigat ng inyong pinagdadaanan? Siguro kuya, ako sobrang blessed din katulad niyo po ng partnership niyo ni Ate Tintin. Kami pong mag-asawa, kasi kilala niyo naman po si Anthony, Kengkoy, mabiro. So that's how we are, kung gaano po siya kakulit. Pag nakikita niyo, napapanood niyo nagpo-programa, ganun din po kami in real life. Sabi nila IRL, in real life. Ganun din po, lalong-lalo na pagka po kasama namin yung mga bata. Pag kami na lang, kung dalawa ni Anthony, yes, may mga times umiiyak po kami. Talagang sinasabi namin kung ano yung nararamdaman namin. Pero pag sa harap po ng mga bata, and alam po nila yon, we don't talk about these things that much. Puro lang po magagandang bagay. Lagi po namin nire-relieve yung mga happy memories namin. Tinatanong namin sila, ano, mga bata pa kayo up until now, ano ba yung pinaka-fond memory ninyo na hindi nyo makakalimutan? And it makes them smile. Aside from that also po, sinusupport namin yung mga hobbies and yung pong mga bagay na nakakapagpasaya sa kanila. Alam ko po, alam ninyo, si Zoey is a very K-pop fanatic. BTS. We support her with that. Opo, BTS, and Hypen, Twice, and marami pa pong mga K-pop po. Sobrang sinusuportahan po namin silang magkapatid doon. Dahil yun po yung nakakapagpasaya sa kanila. Mm-mm.
Alam mo, Rosel, I just wanted to express it also na bilang ina, bilang magulang, mm-hmm. diba, ayaw natin nga na makakagat ng lamok eh. Kung pwede, tayo na lang kagutin ng lamok. Ay, iniiwasan natin magka-dengue and all. Tapos, ito nangyari. Kung pwede lang, tayo na umako eh, ng sakit ng mga anak natin. Total, we have lived our lives. So, ang sakit nung nangyari sa inyo. Pero, believe ako sa inyo talaga, Rosel, yung tibay ng loob and faith, yung faith. So, I just wanted to know, dun ba sa times na kayo lang ni Zoey, no, together in one room, di ba, minsan nag-shifting kayo ni, ni Tonying, ikaw lang minsan, tsaka si Zoey, di ba? Ano yung mga sinasabi niya sa'yo na hindi mo ine-expect na sasabihin ni Zoey sa'yo? Na para, you know, ma-appease ka din yung kalooban mo, hindi ka masyadong mahirapan. Kasi I know Zoey to be a very selfless girl. Yes. Magandang experience for us. Yun po mga times na kaming dalawa lang yung magkabanding sa hospital. Kasi dito po, sobrang higpet. Isa lang yung lodger or companion na pwedeng magbantay sa ospital. Yeah. So, dahil po apat lang kami dito. So, si kapag ka po ako yung nasa hospital, si Anthony naiiwan naman po dun sa bunso naming anak. Dito naman sila sa apartment and vice versa naman po. And sobrang saya po yung mga moment na magkasama kami ni Zoey doon sa ospital or kami naman ni Helga. Kasi marami po kami mga bagay na napapag-usapan na hindi naman po namin nagagawa nung nasa Pilipinas kami. Like, nag-share po siya ng mga bagay about her friends, about her crushes, yung mga ganyan, ano po yung mga pinagdadaanan nila sa school, mga things like that. And sa tingin ko po, hindi naman laging negative because nagkaroon po siya ng ganitong klase ng karamdaman. Marami po kaming magagandang bagay, magagandang memories na nangyayari sa amin ngayon na hindi naman nangyayari nung nandyan po kami sa Pilipinas. Kay Zoey naman po, napaka-strong ng faith niya. Minsan po, totoo po yun, sinasabi niya na kunyari po meron pong mga face na talaga pong may mga nangyayari sa ospital na sasabihin niya po after, sasabihin niya, "Mommy, I thought na I'll be gone na, pero binigyan pa rin ako ng chance ni God na mabuhay pa." So she's just always very thankful. And siguro po ang pinaka very emotional lang po Camille talaga for Zoey is she's very selfless. Lagi niya pong sinasabi na hindi niya po kakayanin kung mangyari sa kapatid niya yon or sa mga pinsan niya or even po dun sa mga katabi namin na kwarto ng mga bata na may same condition niya. Umiiyak po talaga siya, sabi niya, "Mommy, ako na lang kasi hindi nila kaya." So talaga pong very selfless, napakatapang niya po. Talagang and then she will always tell us na na she's praying hard na hindi po ito mangyari sa any other members pa of our family. Kasi po ate and kuya, no po, dun po sa ospital kung asan din po kami, ang dami pong may ganitong kaso ng mga bata. Sobrang dami po. And may mga mas mga bata pa po sa kanya, like 2 years old, meron pang mga baby. So talaga pong napaka-heartbreaking po para sa mga magulang. And ang dami na rin po naming mga nakausap, pinaghuhugutan din namin lakas na loob, nag-share din kami ng strength sa iba pong magulang na naandun po. May mga Filipino din po na iba. Sel, nandiyan ba si Zoey? Baka pwede yes, natin siyang makamusta. Yes, andito po si Zoey. Binanggit ko po sa kanya. And it's okay to say hi po. Zoey, mag-hi lang sa atin si Zoey. Hi, Zoey! Yes. Hello! Hi, Zoey! Well naman po. Kamusta ka na? A lot better po than before. And I'm able to do a lot more things po than nung super hina po ako. Oh, alam mo, ikaw ang idol namin eh. Idol ka namin, Zoey. Ang lakas ng loob mo. Mm-mm. Napakaganda mong ehemplo sa mga kabataan natin. Oo, malakas ang loob, napaka-selfless. Ang iniisip mo, hindi ang yung sarili, kundi yung iba pang mga bata na tulad mo. When you are in pain, di ba? Akala mo, ask your mom, no? Pag nakikita ko yung mga post nyo, nagbe-message ako kay Sel. Parang ako yung nagpapanik, eh, no? Oo. So, Zoey, how much are you in pain right now? Compared po sa before, halos wala na po akong nararamdaman po ngayon. Because nung umpisa po ng pagdating po namin dito, super hina ko po talaga. Probably first month po namin dito, wala po akong naaalala dahil like everything is so clouded lang po. Pero ngayon po, super minimal na lang po nung mga ginagawa po sa unlike po before na through IV po lahat ng medicine ko, stuck po ako sa hospital ngayon. Oral meds na lang po, tapos yung mga complications po, sobrang onting-onti na lang po. Like, wala na po,
for me, since sa lahat po na pagdaanan ko na po, sa tingin ko po yung mga ganito po, so, super auntie na lang po talaga. At dahil malapit na nga Mother's Day, Zoey, anong mensahe ang gusto mong ibigay sa nanay mo? I just want to thank my mom po kasi po she's always there for me po, especially po in the times when the hospital. I feel bad din po kasi po, hindi lang po kay mommy, kay daddy, kay Helga, kasi po hindi naman, they didn't have a choice but to go with me here, and alam ko po na meron din po silang mga sarili-sarili pong ginagawa. Helga has school, Helga has friends, same with mommy and daddy, they have jobs and they also have things na iniwan po doon, and they sacrifice to live just for me. So I really want to thank them for that and for always taking care of me and understanding me. Kapag nahihirapan po ako, super sungit po talaga sa lahat ng tao. So yun po, thank you po. And thank you din po dahil palagi po kayo nagtsatsaga po na na i-encourage po ako na tulungan po yung sarili ko po, lalo na po sa mga makakatulong po sa akin, like eating vegetables po na ayaw ko po talaga. Yun po. I'm very grateful for my family po, especially to my mom. We're praying for you, ha, Zoey. We're always praying for you. Gusto mong sabihin kay Zoey? Nako, Zoey. Yes, nako, ate. Alam naman po natin, no, lalo na pag nag-chemotherapy, sobrang sungit talaga ng pasyente. And tama naman po si Zoey, not only sa akin, pati po sa daddy niya, sa kapatid niya. Kami po, wala kaming, never namin magiging option na hindi po kami sasama dito or hindi namin take yung chance, anak, na samahan ka dito, ipagamot ka dito man or kung saan man tayo dalhin ng ama para sa pagpapagaling mo. Wala kaming regret kahit na ano, kahit katiting wala, dahil para sa amin, mas importante yung pamilya, yung kumpleto tayo, harapin natin yung battles natin na magkakasama, harapin din natin yung tagumpay na magkakasama. And ganun ka namin kamahal. Ako, wala akong ibang naiisip, yung we're always ready to sacrifice everything for you. And yun nga yung sinasabi namin na you just have to do your part. Yun lang, kung ano lang yung mga sinasabi ng doktor na makakabuti. Not only physically, but also mentally. So, kapag ka po, ate, kapag medyo nade-depression ng konti, talagang sinasabi namin, huwag mo nang i-entertain, burahin na natin agad yan. And sumusunod naman po siya at nakikinig sa amin. Sobrang blessed kami, anak, kasi ikaw ang anak namin, kayong dalawa ni Helga. And pag binabasa namin lahat ng mga nagbibigay ng mensahe sa'yo, how much inspiration are you giving, lalo na sa mga iba na may condition mo. Sobrang proud kami bilang parents. And kung paano mo pinahalagahan yung pananampalataya, tungkulin mo sa ating iglesia, sobrang proud kami sa iyo. And we love you so much, and we're looking forward na uuwi na tayo, magkakasama yes. na tayo, at magsa-celebrate na tayo ng Mother's Day, magkakasama doon sa atin, sa bahay natin. Abutan natin ng ulam sila, Ate Tintin. Yes, sobrang excited kami po. Makauwi. Si Zoey, ba kami, ano, may gustong batiin yung mga friends mo na matagal mo nandiyan nakikita? Anong gusto mo sabihin sa kanila? No, I just want to thank everyone po, my friends, my family, and everyone for praying for me po. Even if I don't know who these people are po, I'm grateful po because they care for me po. Even everybody po, I'm just really thankful to everybody po. And I just really hope that I'm making everyone proud po. Kasi for me po, yun lang po yung nagiging inspiration ko po to continue po, because if it weren't for others po, I wouldn't be like helping myself this much po and fighting this hard po, because I know that after all of this po, all of these people are going to be waiting for me po, all of these people are going to be proud of me for doing my best. Oh, thank you, Zoey. You're such an inspiration, such a strong girl, smart girl, smart girl. Kung alam mo lang, no, the inspiration na binibigay mo sa mga nanonood sa atin today and sa amin ni Tito Julius. Sel, pakihug naman sa para sa amin. Zoey, kung nandito ka lang. Thank you. Thank you also, ate and kuya. Thank you po. Sige. Happy Mother's Welcome Day. Welcome, happy Mother's Day, ha? Continue. And regards to Donying. Alam ko magkaano, malapit na siyang mag-broadcast sa radio.
Yes, yes. Thank you, thank you. Happy Mother's Day po. Thank you. Bye, Zoey. Bye, Zoey. Stay strong. Palakas ka. Stay strong. Bye, guys. Nakakatuwa naman, no? Oo. Para kasi sa hindi nakakaalam, si Julius ay ninong sa kasal. Yes. Matagal na silang magkakilala kami at magkakapitbahay pa kami. So, friendship above all. Yes. Friendship above all. O mamaya, kakaibang kwento tungkol pa rin sa pagiging ina. Ito naman, nakakatuwa. Oo, yan. Pa-uplift din ng spirits natin. Tungkol sa pagpapaanak, ha? Ng kapatid. Ay, ng anak yung nanay. Siya ang nagpaanak. Wow. Sa kanyang kapatid. Siya ay 16 years old lang. At nag-viral siya, di ba, sa mga balita. Huwag bibitin, magbabalik pa rin ang Julius. At Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino.